Ginulat ng isang kilalang TV host ang publiko sa pagkawala ng kanyang anak. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she's luminous so bright. Siya ay kilala sa telebisyon at maging ng lahat ng tao dahil isa siyang reporter, newscaster at television host na ipinanganak noong February 18, 1976 sa Quezon City. Tatlong network na raw ang kanyang napagtrabahuan at ngayon ay nasa kapamilya network siya. Siya ay former co-owner at founder ng bookstore specializing in hard-to-find books sa Quezon City. Nag-asawa siya noong 2008 sa apo ng unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Noong 2011 ay in-announce niya na nagkaroon siya ng Bell's palsy at nag-undergo siya ng therapy. Nagsimula siya sa newscasting noong 1997 sa IBC at taong 1998 lumipat siya sa Kapuso Network kung saan siya ang unang anchor ng first wishing program na Wish Ko Lang. May mga issues kaya umalis siya sa Kapuso Network at taong 2004 ay lumipat na siya sa ABS-CBN at doon na siya sumikat at nakilala ng mga Pilipino. Nabigyan na siya ng maraming proyekto ng Kapamilya Network dahil sa kanyang husay rin sa pagiging TV host at anchor. Nito lang August 17, 2020 ay naging credited siya bilang co-lyricist kasama si Jonathan Manalo sa kantang Ang Sa Iyo Ay Akin ng Ages. November 2020 ay sumulat siya at nag-record ng kanta na Yakapin Ang Pasko. May kaliwat ka ng awards rin ang kilalang TV host na ito, tulad na lang ng Best TV Anchor Most Admired Female TV Personality, Best Public Service Program Host, Female Broadcast Journalist of the Year for TV, at marami pang iba. Hindi maikakaila na talagang mahusay ang nasabing TV host at anchor na ito, kaya marami rin ang humahanga sa kanya. Pero sa likod pala ng kanyang mga ngiti at tawa sa labi na ipinapakita kung lalabas siya sa araw-araw sa national television ay may mabigat pala siyang pinagdadaanan na hindi alam ng maraming Pilipino. Sa kanyang social media account, sinabi niya ang kanyang nararanasan na hirap, sakit at kung ano man ang nararamdaman niya at paano raw ito i-handle ang pagsubok na dumating sa kanya. Narito ang pahayag ng kilalang TV host na sobrang nasaktan sa pagkawala ng kanyang anak. Thank you.
Sobrang napakasakit talaga para sa isang ina na mawalan ng anak. Halos ibigay mo ang iyong buhay para lamang sa kanya, para maprotektahan mo lang siya. Pero may mga bagay sigurong pahiram lang ng Diyos sa ating lahat. Kaya kinakailangan lang nating ipagdasal ang mga bagay-bagay na ano ang meron tayo para maging tayo ay pagpalain ng Diyos ng may kapal. Ano ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan ngayon? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang mag-comment sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga celebrity updates at kung ano pa man yan, kung ganun ay mag-subscribe na kayo at i-like, share sa inyong mga kaibigan ang video na ito para maging updated din sila. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating video.